So meron tayong pasyente rito mga kaibigan, sublimation ink, wala daw black and yellow. Eh, alam naman natin ng sublimation, kadalasan mabilis tumigas to mga kaibigan, no? Yung ink. So tignan natin to kung pwede natin ayusin through printhead cleaning. So buksan natin to. Tumagas na rin mga kaibigan, no? Ano to kasi problema kapag subli, mabilis tumigas. So buksan natin din sa part na to para makita natin kung na-empty lang siya mga kaibigan, no? Okay. So dikwatin natin dito. Okay. So nakikita natin mga kaibigan, empty. So kailangan nating pahilaan 'yan. Nasabi niya nawawala yung black tapos yung yellow. Eh wala na talagang yellow, no? Ba't iba? May napansin ako dito, oh. Ba't parang magenta yung nakalagay dito sa may yellow? Pump lang natin, tusok, then pump natin. Ayan. Uy! Grabe. Ito yung second step natin. Siyempre una, power cleaning. Kung wala pa rin doon, ito na. Baka na empty. So kailangan nating ipump palabas, no, yung ink. And then kung wala pa rin, saka tayo magpiprint head. So, wala ko na ibang syringe. So meron din binigay si ma'am na extra subli. Ni-request ko to kasi wala naman akong ganito mga kaibigan. Bibihira lang naman yung mga nagpapaayos na ganito. So lagyan ko lang. So hindi muna tayo mag-jump sa printhead. Dito lang muna tayo. Na-pump lang natin kasi na-empty siya, no? So ilagay lang natin ulit pabalik to. This time, mag-test print tayo mga kaibigan. Kung wala pa rin dito, mag-proceed na tayo sa print head. Kung kaya pa nating isalba kasi alam naman natin na kapag sublimation, nako, magkakanda problema tayo dyan sa print head. So, sample print tayo. Install ko lang din yung ano, Epson 120 para makapag-print tayo ng high quality. No. Kasi yan, hindi pa naka-install kaya hindi pa high quality. So, parang draft lang to. Testing. So initial checkings ni client, walang yellow at black. Okay, so far may yellow. May problema dun sa ano niya eh. Orange. Black, meron na. Okay. Problema sa yellow, nakargahan niya ata to mga kaibigan ng ano, ng red. Pati sa blue, my goodness. So, ang maganda kasi dito sa adjustment program mga kaibigan, eh pwede tayong mag-clean ng mas malakas. So, sa head cleaning, pag in-okay natin to, merong apat na options, weak, middle, strong, tapos power cleaning. So, dito tayo sa strong cleaning. Yan. Nagki-clean na siya mga kaibigan. So medyo sinuswerte tayo mga kaibigan, no? Hindi na tayo umabot sa printhead at ipinump lang natin to para mapuno yung ink ulit kasi na-empty yung iba. Ang sabi ni Ma'am Black Yellow ang problema, pero ngayon restored na siya mga kaibigan, no? So hanggang dun lang tayo sa pagpapump natin, no? Tapos yan, nagki-cleaning pa tayo ulit. Strong cleaning yan mga kaibigan. Then mag-test print pa tayo. Yan. So mag-test print tayo mga kaibigan para makita nyo rin yung outcome. So
So tapos na tayo mag-print mga kaibigan. So far okay na. Lumabas na si yellow and black. So ganoon lang kasimple. Meron din akong video mga kaibigan kung paano maglinis ng print head. Kung kayang-kaya pa mga kaibigan, gamit ang ating DIY cleaning solution. Browse lang kayo sa aking channel. Thank you so much for watching at hanggang sa muli po.